Sa susunod na mga videos, mula ngayon sa video na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang step by step na ginawa ko para maumpisahan gumalaw ang aking naparalyze na kanang paa hanggang ako ay tumayo at sinubukang maglakad. Abangan ang series na ito. Paano kaya umpisahan ang paglalakad ng isang paa na tinamaan ng stroke? Narito ang isang experience ko noong sinubukan kong maglakad at ito ang napag-aralan ko, natutunan kong gawin. Hello, ako si Efrem Fiao-ag, stroke survivor noong 2013 at ito ang kwento ng aking personal stroke therapy and rehabilitation. Welcome sa Stroke Rehab Gym. Bigyan ko kayo muna ng background kung paano ang itsura at nangyari sa aking kanang pa na tinamaan ng stroke. Ito ay hindi makagalaw at namamaga mula dito sa hita hanggang doon sa mga daliri. At ang unang ginagawa ko para maigalaw ko ito ay talagang binubuhat ko na ganyan. Para ililipat ko na ganyan. Yan. So, wala siya talagang power na gumalaw ng sarili niya. Yung una kong paglakad ay hinahatak ko siya at hindi ako dumidepende dito mismo kundi dito ako sa kaliwa lagi nakatayo ng karamitan ng aking bigat. At ito yung unang ginawa ko. So halimbawa ito ay isang monoblock o kahit anumang upuan. I-adjust ninyo ang sarili ninyo para kayo comfortable muna. So, halimbawa ganyan. Mas maganda kung ito ay hindi nakadapa sa sahig o sa lupa. Ganyan lang. So, ito ay hindi gumagalaw, pagagalawin sa tulong ng normal na paa. So, ganitong ginawa ko sa unang practice ko. Ilalagay ko ito dito sa baba ng mahinang pana ito. Tapos, isipa kong paabanting ganyan lang. Ganyan ang exercise. Samantala, para hindi ako matumba, ito ay nakahawak mismo. Ito naman ay pwedeng nakaganyan. Usually, ganyan ang itsura nito pag tayo ay ano. Tapos, yan. I-swing itong mahinang pana ganyan. Ganito lang ang style dito. So, ang movement ay nanggagaling dito at naipapasa dito. At sa paggalaw na ganito, itong mga muscles ay gumagalaw din at na nagkakaroon sila ng buhay kahit na ganyan lang yan. Ganito. At isa ring bagay na nangyari dito ay kinalimutan ko rin ang aking kanang paa dahil yun ang style ng utak eh. Yun ang naramdaman ko rin na gusto kong ginagalaw ang aking kaliwang paa at kaliwang kamay dahil normal eh. Silang kaya nilang gawin yung mga normal na gawain. At ito is parang sabi ko eh, hayaan mo na lang kasi patay naman na eh. Pero kailangan pala na umpisan i-rehabilitate ito para magamit natin. So ito yung una. So ito yung first style. Pwede rin yung ito dito tapos itulak niya ito. So pwede rin ganyan. Importante ito ay gagalaw para magiging loose din itong joints ng ating tuhod. Kasi pag hindi maigagalaw yan, talaga to, maninigas at meron yung pag-ihinakbang natin imbis na pag-smooth ng pag-turn nito ay yung pag
ano, pag inunat natin, biglang gaganon. Tapos, pag tiniko natin, biglang gaganon. Masakit yun. Lalo pag tayo naglalakad. Okay. So, ito yung ano, manual na merong assistance na ibinibigay ng normal na paa na sa akin ay itong kaliwa. Kung lumipas na ang buwan at naramdaman ninyo na ano, marami na kayo nibigay ni effort para dito, pabayaan ninyo ngayon siya. Subukan ninyong siya na lang ang mag-swing na mag-isa siya. So usually, ganyan yan pag sa umpisa. Tapos pag sinubukan ninyo, hindi na biglang gaganon yan. No, konti lang yan. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Normal lang ito. Huwag madiskurahe pag hindi gumagalaw na gaya nito. Isabay mo dito, ganyan lang yung sabay niya. Ito, ganyan lang. Itong movement na ito is a very good sign already na nag-re-responde ang ating tinamaan na paa ng, na ito. So, be happy with that. Abang ano, next exercise, next day na exercise, next week na exercise, subukan ninyong itaas kung saan yung abot niya. So, yun lang, ganito lang. So, pag umabante siya, nakita niya tumataas ang kwan niya, gumaganon siya, ay maging masaya kayo dahil maganda na ang kanyang reaction. Then, subukan ninyong gumawa ng circle na movement na ganyan. Sinusunod din yung pag-ikot ng relo na yung dating relo natin, ganyan. Pag nagagawa niya ang naisip ninyo, mag-celebrate kayo. Then do the opposite also. Yan. Okay? So yun. O, bale, ilang practice? Isa. Tapos, dalawa, independent. Tapos yung circle. Bale, tatlo ngayon ang pwede ninyong practicein sa paa ninyo. Ang huli sa practice natin sa video na ito ay lagi kong idinadagdag ito sa aking kung ako'y nag-exercise at ito ay ang pagmamassage nito. So sabi ko sa inyo, ito ay namamaga at ang alam kong problema doon ay hindi dumadalo yung dugo, parang huminto yung connection ng yung nanggagaling sa utak ko na papunta doon na signal at saka yung dugo parang hindi nyo dumadaloy. Kaya ito ay ano, namamaga. So, kunin ito, ilagay dito sa taas ng normal na pa, tapos hatakin ito pataas kung pwede hanggang anong kaya ng laman o itong matiko dito. Kasi usually pag namamaga ito, hanggang dyan lang dahil makapal yung laman dito. Tapos, ang gawin ay wala namang specific na pagmasahin ito, kundi pisilin lang. So, ito lang. Pwede na yung ganyan. Ganyan. Ito. So, ganun-ganun lang yan. Pwede rin yung mula dito, ipababa mo ng ganyan. Ganito. Pagmasahe. And especially dito sa paa, sa mga daliri, i-con ninyo, i-crumple ninyo o pisilin ninyo ng ganyan. Tapos, i-ganon. Kumbaga, ganyan ang dating niyan. Ganyan. Okay? Para magiging trend din sila na ma-extend. Pag ganon. Ganyan. Then, hawakan din ito dito and then ipaikot ito. Paikot ito dahil isa ding mahinang portion ito ng ating pa. Kaya sumasayad ito. So, i-ganon yan. Ganon. So, circular muli. Parang round. Pag ganon lang ang kwanon. Tapos, balik ta rin. Pag ganyan. Kung gusto ninyong mapabilis ang inyong stroke therapy, punta kayo sa aking website sa www.efrenfiao.com at bilhin yung aking e-book, The Stroke Rehab Gym. Doon ko lahat inilaan yung mga ehersisyo na ginawa ko mula noon hanggang ngayon para maibalik ang sigla at power ng aking kalamnan na tinamaan ng stroke,
gaya ng aking braso na ito, aking pananalita, pag-iisip at aking paa. So salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay nakatulong sa inyo. Mag-subscribe kung baguhan, like and share din. At mag-ingat sa COVID hanggang sa susunod na upload.